Akala ko, apat kayong pumunta dito. May bata ko nakita kanina. Bumaba sa sasakyan kasama ni Michael. Paliwanag naman ni Mama. Ay naku ma, kami lang pong tatlo ang nandito. Tanging si Michael lang yung kasama naming bata. E baka po namamalikmata lang kayo ma. Nang pahakbang na ako papasok, napansin ko ang nanlalaking mata ni Aling Rose sa akin. Nanginginig siya. At bigla na lang ay... Michael, basta mag-iingat ka ha. Oras na naman ba? Tradisyon na sa pamilya namin ang magbakasyon sa Tagaytay tuwing summer. Bukod kasi sa doon kami nakatira ng bata pa ako. Ang summer season ay panahon rin para magpahinga at magsariwa. Pero hindi ko inaasahan na kakaibang bakasyon pala ang dadanasin ko. Isang malagim at nakakahilakpot na karanasan na sa tanang buhay ko'y hindi ko talaga makakalimutan. Naisipan namin na sa madaling araw na lang bumiyahe para masulit ang dalawang linggong bakasyon. Para pagdating namin doon, ay pwede na kaagad kaming mamasyal. Alas tres nang magsimula kaming bumiyahe mula sa Maynila. Umidlip na muna ako sandali para makabawi-bawi ng tulog at lakas. Nasa bandang Cavite na kami nang bigla na lang tumigil ang aming sasakyan. Papikit-pikit pa ako ng mga mata ng mga sandaling iyon at pilit kong tinitignan ng maayos ang buo kong paligid. Oh, bakit tayo huminto? Tanong ni Mama kay Papa na siyang nagmamaneho. Hindi naman maipinta ang itsura ni Papa na parang hindi mapakali sa isang tabi. Wika na lang niya. Naiihi lang ako. Sabay naman kaming napakamot ng ulo ni Mama at saka natawa. Kahit kailan talaga, si Papa, laging joke time. Habang inihintay ko si Papa sa loob na sasakyan, iginala ko ang aking paningin sa buong paligid. Ngayon ko lang napansin na hindi pamilyar ang dinaanan namin ngayon. Naliligiran kasi ng matatayog na mga puno ang paligid at wala kang makikitang kahit na anong bangin. Sa tagal ko ba naman nang bumabiyahe sa Tagaytay ay nakabisado ko na ang ruta nito. Kaya alam ko kung may pagbabago ba. Tanong ko tuloy kay Mama. Ma? Nasaan na tayo banda? Sabi ni Papa mo, shortcut daw ito para mabilis daw yung dating natin. Napatango na lang ako sa sagot na iyon ni Mama. Binalik ko lang ang tingin ko sa labas. Unti-unti nang nag-aagaw ang dilim at liwanag sa kalangitan. Napatingin din tuloy ako sa relo ko at napansing mag-aalasais na rin ng umaga. Sumandal ako sa bintana ng sasakyan. Biglang naagaw ang atensyon ko ng isang bata na nakadungaw mula sa puno. Halos maningkit tuloy ang mata ko para makasigurado kung bata nga ba talaga ang nakikita ko? Nasiguro ko na bata iyon nang bigla itong umiwas at nagtago sa puno. Inabangan ko uling magpakita ulit yun pero nakarinig lang ako ng mahihinang kaluskos.
para siyang papalapit ng papalapit sa pwesto ko. Unti-unti ay parang otomatikong napapalunok ako ng laway ko dahil sa nararamdaman kong kilabot. Napakuyom ang aking palad dahil nahihilakputan na ako sa nangyayari. Bulaga! Halos mapabalikwas ako nang biglang sumulpot si Papa sa bintana. Tumilapon tuloy ako sa kabilang gilid ng backseat. Sapu-sapu ko ang puso ko na ngayon ay sobrang bilis ang tibok. Papa naman eh! O ba yan? Inis kong sabi sa kanya. Narinig ko pa ang malakas niyang tawa. Napahalukip-kip tuloy ako sa sobrang pagkainis at napansin naman ni Papa ang pagkainis kong yun kaya agad din naman siya humigi ng tawad. Pinilit ko na lang ang sarili kong ngumiti kahit na nasa loob-loob ko'y naiinis pa rin ako sa kanya. Nang nagsimulang paandarin ulit ni Papa ang makina ng sasakyan, tila kakaibang lamig naman ang tumabi at humaplos sa aking buong katawan. Otomatiko namang nagtaasan ang aking mga balahibo. Oh, ayos ka lang ba, Mike? Nag-aalalang tanong sa akin ni Mama dahil napansin niya sigurong iba ang nararamdaman ko ng sandaling yun. Pinasinungalingan ko na lang. Oo po, ayos lang naman po, Ma. Ayan mo, lagot sa atin yan si Papa mo pagka-uwi natin. Nakangiting sabi sa akin ni Mama. Gusto ko sanang sabihin na may kakaiba akong nararamdaman pero baka kasi hindi lang nila ako paniwalaan. Unti-unti ko na kasing nararamdaman ang tila pagpakyat na kakaibang lamig na iyon sa aking katawan. Hindi ko maikilos ang buo kong sistema at talagang ramdam kong nanunuot ang lamig hanggang sa aking mga laman. Ganun pa man, tagaktak ang pawis ko dahil sobra ang aking kaba. Ramdam ko ang mabilis na pagbintik ng dibdib ko at kasabay noon ay ang walang tigil na paglibot ng kakaibang lamig sa aking katawan na parang niyayakap ako at gusto akong angkinin. Nahalata sa mukha ni Mama na matindi ang kanyang pag-aalala sa akin kung kaya't nagtanong siyang muli. Michael, ayos ka lang ba talaga? Sa pagkakataong iyon, hindi ko na nagawang makapagsalita. Tanging luha lang ang naitugon ko ng mga sandaling iyon kung kaya't dali-dali na naman nilang inihinto ang sasakyan at saka pinuntahan ako sa backseat. Hinawakan nila ang namumutla kong balat at bulalas ni Mama. Oh, nilalagnat ka! Hindi ko naman maramdaman na nag-aapoy kong pakiramdam. Basta lamig lang ang tangi kong nararamdaman at totoo iyon. Ang lamig na iyon na hindi ko maipaliwanag. Dali-dali naman kumuha si Papa ng tubig at saka binasa ang bimpo. Ipinunas nila iyon sa naglalagablab kong katawan at nararamdaman ko na unti-unti akong nawawala ng hininga kasabay ang pangangatog ng aking katawan dahil sa sobrang lamig. Diyos ko, ano ba nangyari sa iyong bata ka? Pag-aalalang wika ni Mama habang hinahaplos ang buo kong katawan. Ang lamig, Ma. Nanginginig kong wika. Nanunuyo na at namumuti ang labi ko. Halos magkulay ubi na nga din daw ang dulo ng aking mga daliri. Hysterical na wika ni Mama kay Papa. Dali na natin siya sa ospital. Kailangan na natin ng doktor.
iling naman si Papa. Malayo ang ospital dito. Iuwi na muna natin siya para makapagpahinga. Paliwanag ni Papa. Sumang-ayo naman si Mama kaya agad na pinaandar ni Papa ang sasakyan hanggang marating namin ang aming bahay sa Tagaytay. Sa buong biyahe pauwi, tila nawawala ang kakaibang lamig na una kong naramdaman kanina. Hindi ko rin mawari kung bakit. Umaayos na rin ang aking pakiramdam, maging ang aking paghinga ay bumabalik na din sa tama nitong sistema. Hinaplos ko ang balat ko at hindi na rin siya ganun kainit katulad kanina. Naikikilos ko na rin ang buo kong katawan at ilang saglit lang ay nakarating na rin kami. Hindi na rin inabot ng halos isang oras para lang marating ang bahay. Bumaling muna sa akin sina Mama at Papa bago bumaba ng sasakyan. Pagtatakang tanong ni Papa, "Oh, ayos ka na ba?" Tumango ako kasabay ang pangungunot ng noo na parang walang nangyari. Pareho tuloy silang nagtaka dahil kani-kanina lamang ay halos mamatay na ako na siyang ibang-iba sa kondisyon ko ngayon. Maging ako ay nagtataka dahil sa agaran kong paggaling. Hindi ko tuloy malaman kung dala lang ba ito ng pagbibiro sa akin ni Papa kanina. Bumaba na kami agad ng sasakyan at sakto lang dahil tuluyan ang sumilay ang liwanag sa buong kalangitan. Pero bago pa man ako makababa, muli kong naramdaman ang parang pagsampa ng kakaibang lamig sa aking katawan. Napailing na lang ako at ipinagsawalang bahala iyon dahil marahil dala lamang iyon ng hamog na nanggagaling sa mga puno na bumungad sa amin kanina pagbaba. Sinalubong kami ni na Lola at ang kasambahay nitong si Aling Rose. Nakangiti silang parehong humarap sa amin at tila malaki ang itinanda nila kung pagbabasehan sa itsura ng huli naming pagkikita. "Ay, salamat naman at napadalaw kayo. Matagal-tagal din nang ulila ang bahay sa inyong presensya." Nakangiti ngunit malungkot na sabi ni Lola. "Parang 3 buwan pa lang naman po nakakalipas, Ma. Di ba't dito rin kami nagdiwang nung bagong taon?" sabi ni Papa. 3 buwan din yun. Hindi biro ang tagal nun, ha?" wika naman sa kanya ni Lola. Nangunot naman ng noon niya nang igala niya ang kanyang mata sa aming 3. Untag ni Lola. "Akala ko 4 kayong pumunta dito." Nagkatingin na naman kami nila Mama sa sinabi ni Lola. "Para kasing may bata ako nakita kanina. Bumaba sa sasakyan kasama ni Michael." Halos magsiakyatan ang hilakbot sa buo kong katawan. Pakiramdam ko tuloy ay may nakatitig sa akin. Hindi ko tuloy napigilan ang kabahan lalo na sa akin pa sumabay ang batang tinutukoy ni Lola. Paliwanag naman ni Mama. "Ay naku, Ma, kami lang pong 3 ang nandito. Tanging si Michael lang yung kasama naming bata. E baka po namamalikmata lang kayo, Ma. Tara't mag-almusal kaya tayo." Pero kahit na ganun, hindi ko maiwasan ng matakot. Dahil na rin siguro sa kakaibang lamig na nadama ko kani-kanina lang, ay napayapos na lang ako sa aking sarili dahil sa hilakbot. "Tara, tama ka nga. Umasok na lang muna tayo at mag-almusal." Aya ni Lola. Bago ako pumasok sa loob ay sinulyapan ko muna ang sasakyan.
wala naman akong nakitang kakaiba. Marahil ay tinatakot ko lang ang sarili ko sa bagay na imposible naman talagang mangyari. Maaaring dala lang ito siguro na matinding pagod. Nang pahakbang na ako papasok, napansin ko ang nanlalaking mata ni Aling Rose sa akin. Aling Rose? Sabi ko nang hindi pa rin niya inilalayo ang tingin sa akin. Mababanaag mo sa kanya ang takot. Pero bakit at para saan? Bumalik naman siya sa kanyang balintataw dahil doon. Pagulat na lang niyang wika. Diyos me! At napatawa lang ako sa naging reaksyon niya. Hindi kasi maipinta ang mukha niya dahil sa pagkagulat. Pagbibiro ko pa nga. Para po kasing titig na titig kayo sa akin. Alam ko pong gwapo ako, Aling Rose, pero may bayad po ang pagtingin sa akin. Natawa rin siya sa kalokohan ko. Ako, ikaw talagang bata ka. Anya, at saka napailing. Hinawakan niya ang balikat ko at ramdam ko ang mariin niyang pagbisil sa parteng iyon. Nanginginig siya at bigla na lang ay, Michael, basta mag-iingat ka ha. Pabala niya at saka bumuntong hininga. Bumalik na siya sa loob pagkasabi niya noon, pero heto ako at parang naging bato. Hindi ko naman maintindihan o hindi ko mahanapan ng paliwanag kung bakit gano'n ang sinabi sa akin ni Aling Rose. Dapat ba akong matakot? O dapat ko bang tawanan lang ang sinabi niyang iyon? Pero sa paraan kasi ng kanyang pagsabi ay tila kailangan ko ang matinding pag-iingat. Mas lalo akong natigilan nang bigla ay naramdaman kong muli ang kakaibang lamig na iyon. Nagsitaasan ang balahibo ko sa katawan. Kakaiba ang lamig ngayon dahil parang tao na nakasampas sa akin ang nararamdaman ko kasabay ang paghinga nito sa aking batok. Gusto kong sumigaw upang makahingi ng tulong pero inuurungan ako ng dila. Nanunuyo din ang aking lalamunan at biglang narinig ko ang sabi ni Papa. Mike! At dun ko lamang naigalaw ang buo kong katawan. Ano ka ba, pumasok ka na kaya dito sa loob para makakain na? Ano pa bang ginagawa mo dyan sa labas? Anyaya sa akin ni Papa. Tumango na lang ako. Pero ramdam ko pa rin ang lamig sa aking likuran. Hindi ko rin inalintana ang magiging epekto nito sa akin. Matapos ang aming maikling huntahan at ang almusal, katulad na rin ng unang plinano, umalis kaagad kami para mamasyal upang masulit man lang ang dalawang linggong bakasyon. Una naming pintahan ang Palace in the Sky na taon-taon naming dinadalaw dahil sa birhen na nasa taas nito. Hindi na rin naman sumama si Lola dahil baka makaabala raw siya dahil may akay-akay pa kaming matanda. Hindi ganon kalamig ang klima roon kung ikukumpara sa huli naming punta. Pero hindi naman yon ang ipinunta ko talaga doon kundi ang magandang tanawin nito sa ibaba. Kitang-kita kasi ang malawak nitong nasasakupan mula sa taas kabilang ang Taal Volcano. Bumuntong hininga ako at saka ibinuka ang dalawang kamay. Tanong tuloy sa akin ni Mama. Oh, hindi ka pa ba nagugutom? Pinakiramdaman ko ang tiyan ko.
parang ang merong dalawang leon na naglalaban sa loob. Tumango na lang ako kay mama. Bumaba kami para pumunta sa mga kainan sa mismo ring loob ng Palace in the Sky. Pumunta muna ako sa isang tindahan para bumili ng maiinom. Nakangiti naman sa akin ang tindero na lumapit ako sa kanya. Kuya, isa nga pong bote ng tubig. Kahit hindi po malamig. Tanong niya naman sa akin. Oh, isa lang. Hindi mo mabibilan yung kasama mo. Sabay turo sa aking likuran. Agad naman akong kinilabutan sa sinabi niya. Ako lang kasi ang mag-isa kaya hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya. Pakiramdam ko tuloy ay may kung anong bagay ang kumakapit sa akin. Mabilis na akong napaparanoid sa mga simpleng bagay dahil doon. Boss, interapa sa akin ng tindero. Nagtataka ang itsura niya. Pinilit kong gumuhit ng ngiti upang hindi niya mapansin o mahalata na natatakot ako. Pero lubha namang nahalata ng tindero ang takot kong iyon dahil nanginginig kong iniabot sa kanya ang aking pambayad. Isa lang po kuya, isa lang. Saad ko. Matapos naman iyon ay inaya ko nang umuwi sila mama. Hindi na rin kasi na naman maganda ang pakiramdam ko at gulong-gulo na ang isipan ko. Nakakapagtaka lang na napuno ng kababalaghan ang buong araw kong yun. Bagsak akong napahiga sa kama dahil sa grabing pagod ng marating namin ng bahay. Muli na naman na nananakit ang aking likod dahil matinding lamig na naman ang nararamdaman ko dun. Ipinikit ko sandali ang mga mata ko at hindi ko namalayan na madali na pala akong nakaidlip. Nang bandang alas tres na, nagising na ako dahil sa sobrang lamig. Inabot ko ang electric fan at saka pinatay iyon pero ganun pa rin ang nararamdaman kong lamig. Nakakangatog. Sobrang ginaw. Namamaluktot ako sa kama habang patong-patong ang ginawa kong kumot sa katawan. Hinahagkan ako ng lamig na iyon na nanunuot hanggang sa aking buto. Nanginginig na ang buo kong kalamnan. Habang nararamdaman ko ito, biglang, "Sama ka sa akin." At halos panawan ako ng ulirat nang marinig ang bulong na iyon na nagmumula sa isang bata at tila baga umaalingaw-ngaw pa ang boses nito at para siyang nasa loob ng drum. Hindi ko kayang lingunin ang pinanggalingan ng boses sa takot na makakita ng hindi ka nais-nais. Itinanday nito ang kanyang kamay sa katawan ko at saka isinilid ang ulo sa likod ko kaya ramdam ko ang kanyang paghinga. Natatakot na talaga ako at unti-unti na rin tumutulo ang luha ko sa aking mga mata dahil hindi ko alam ang aking gagawin. Hindi ko na rin maramdaman ang katawan ko dahil sa sobrang pamamanhid. "Sama ka sa akin!" Paulit-ulit niyang sinasabi pero sa puntong ito ay may diin na. Anong ibig niyang sabihin na samahan ko siya? Sa mundo niya? Sa mundo kung saan siya nabibilang? Hindi maaari. Nararamdaman ko na lang na pumapaibabaw na siya sa akin. Ramdam ko ang ilang hibla ng kanyang buhok na animoy tumatama pa sa aking balat na siyang mas lalong nagdadagdag ng hilakbot sa aking sistema. Kagat-kagat ko na ang labi ko dahil sa sobrang pagkatakot. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata para hindi makita ang kanyang muka. Ramdam ko pa rin ang pagdagan niya sa akin. Hinaplos niya ang aking muka at narinig ko pa ang matitinis niyang paghagikik na tila tuwang-tuwa sa kanyang ginagawa. "Uwi na tayo, kuya." Bigla kong nadinig na siyang naging dahilan kung bakit napadilat ang aking mga mata.
lalo nang tawagin niya akong kuya. Otomatiko rin akong napasigaw dahil sa hilakbot nang makita ko na ang kanyang itsura. Magulo ang maikling buhok nito at puno ng putik ang buo niyang katawan. Purong itim din ang maliliit nitong mga bilugang mata. Napabalikwas ako ng bangon habang patuloy pa rin sa pagsigaw. Narinig ko ang pagkalampag ng pintuan at kasabay noon ay ang pagluwa roon ni na mama at papa. Michael! Michael! Sigaw nila. Agad naman akong nilapitan ni mama habang si papa naman ay abala sa paggalugad ng tingin sa buong paligid. Nasaan na yun? Mike! Saan tumakbo ang taong yun? Tanong sa akin ni Papa na puno ng pag-aalala. Pumasok na rin si Lola at si Aling Rose sa kwarto ko. Oh, anong nangyayari rito? Buong pagtataka ni Lola. Madaling araw pa lang pero ang iingay nyo na. May nakapasok sa kwarto ni Michael, Ma. Sagot naman ni Papa. Pero wala naman ako nakitang pagkapasok natin na. Saad ni Mama habang yapos-yapos ako. Kaunti ay nakaramdam ako ng siguridad dahil sa ginagawang iyon ni Mama. Pero biglang sabi niya, "Oh, nilalagnat ka na naman, Mike." Habang sinasalat ang noo ko, nakita kong may silweta sa taas ng kama maliban kay Michael. Nakita ko pa nga tumakbo iyon papalayo. Dugtong ni Papa. Pakiramdam ko, ang tinutukoy ni Papa ay yung bata kanina. Ramdam ko pa rin ang pangangatog ng buo kong katawan dahil sa kanya at hindi ko pa rin magawang maikilos ang kamay at paa ko na sa tingin ko ay agad na bibigay sa tuwing ikikilos ko na. Aling Rose, pasuyo naman. Pakuha naman ako ng maligamgam na tubig tsaka paracetamol. Utos ni Mama habang hinahaplos ang naglalagablab kong katawan. Mabilis namang sinunod ni Aling Rose ang utos ni Mama at habol hininga tuloy itong bumalik sa kwarto. Ibinigay niya kay Mama ang paracetamol at isang bimpo. Ma'am Ira, sa tingin ko po nabati ang anak ninyo. Turan ni Aling Rose. Nabati? Pagtatakang tanong ni Mama. Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy niyang nabati. Basta ang alam ko ay sumasakit ang buo kong katawan ng sandaling yun. Yung tinutukoy siguro ni Sir Ian na silweta. Ayun yung batang sumama kay Michael dito. Hindi naman po sa tinatakot kayo pero kanina ko pa po kasi nakikita iyon na laging nasa tabi ni Mike. Yun din po marahil yung tinutukoy ng inyong mama na kasama ninyo kanina na dumating dito. Kwento ni Aling Rose. Napapatango na lang ako dahil tumpak ang mga sinabi niya. Nakapagtataka tuloy kung paano niya nalaman ang bagay na iyon. Alam niyo, mas kailangan po ng anak niyo ang isang albularyo. Suwestiyon ni Aling Rose. Nakumbinsi naman ang aking mga magulang dahil dito. Sumali na rin ako sa usapan nila para patunayan na tama ang sinasabi ni Aling Rose. Natatakot pang sabi ko. Ma, simula kahapon nung minto tayo papunta dito, yung sinasabi niyo dinaanan natin na shortcut. Kaiba na ako nararamdaman talaga dun kahapon. Parang sa tingin ko, sumama sa atin yung batang nakita ko sa kakahuyan. Napatakip ng bibig si Mama. Ramdam ko ang kanyang pagkaawa sa kalagayan ko. Ani Mama. Sige, bukas na bukas rin. Ipapatawag natin ang pinakamagaling na albularyo sa bayan.
Desidido na talaga silang ipagamot ako sa albularyo. Hiling ko lang sana ay walang mangyaring masama sa akin o sa sino man sa amin doon. Gusto ko rin matulungan ang batang kanina pag gumugulo sa akin. Pero hindi ko alam kung paano at ano ang kailangan niya. Kinaumagahan noon, maaga akong ginising ni na Papa dahil dumating na daw ang albularyong ipinatawag ni Mama. Unang pagkikita pa lang namin ng albularyo ay pinangmulatan na ako nito ng mata. Iho, hindi mo ba alam na may sumunod sa iyong bata? Bungad niyang tanong at napailing naman ako. Nakakaramdam ka ba ng lamig sa iyong likuran? Pinakiramdaman ko ang aking likod matapos niyang tanungin iyon. Naroroon pa rin ang kakaibang lamig. Marahil ay hindi ko lang napapansin dahil nakasanayan ko na. Opo, pero hindi po siya yung pangkaraniwang lamig eh. Alam mo ba, iho, kung bakit ka nilalamig? Huminto siya saglit bago ulit nagsimulang magsalita. Ganun ang lamig na nararamdaman mo dahil nakasampa siya sa likuran mo. Binalot kami ng kilabot. Halos mamutla ang buo ko ring katawan nang biglang magsiakyata ng dugo ko papunta sa taas. Nagpawis ang buo kong katawan at nararamdaman ko na naman siya sa paligid ko. Tanong ng matanda patungkol sa aking likod. Ikaw, anong kailangan mo sa kanya? Wika nito na para bang may kausap siya sa aking likuran. Nakikita ko kasi ang pagtatango-tango ng matandang albularyo. Matapos nun ay mariing pumikit ito at saka bumuntong hininga. Tanong niya sa akin, iho, sabihin mo ang totoo kung may nakita ka bang bata habang papunta kayo rito. Tumango ako at sinabi ko ang lugar kung saan ko nakita ang bata. Nag-alok siya kung maaari bang puntahan namin ng lugar na iyon at hindi naman nagpapigil sila Mama at agad na sinunod ang matanda. Kalahating oras lang ang inabot namin sa buong biyahe at pagkarating namin ay itinuro ko ang puno, ang eksaktong puno kung saan ko nakita ang bata. Sumalubong naman kaagad sa amin ang masangsang na amoy kaya otomatiko naming naitakip ang aming mga kamay sa ilong. Ang baho naman! Saad ko habang dahan-dahang lumalapit doon. At habang papalapit kami ng papalapit ay mas nakakasulasok na amoy ang sumasambulat. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kung saan nanggagaling iyon. Sa likod ng puno. Sa likod ng punong itinuro ko ay isang naaagnas na bangkay ng isang bata. Napaluhod ako dahil sa nanghina ng tuluyan ng tuhod ko. Sino ang gagawa ng kawalang hiyaang ito? Hindi ko napigilan ang maluha. Humaplos ang awa sa aking puso ng mga sandaling iyon at minsan kong pinangarap ang magkaroon ng kapatid pero nakapanghihinayang na ang pangarap ko ay walang halaga para sa iba. Agad na nagpatawag ng pulis si na Mama para ipaalam ang tungkol dito. Siniyasat nila ang buong lugar at kinuha na rin ang kawawang katawan ng bata at dinala upang ipa-autopsy. Inilahad sa amin ng albularyo kung bakit ako ang napili ng bata na makasama. Minsan daw ay nagkaroon kasi ito na nakatatandang kapatid. Madalas daw siyang sumasampa sa likod nito pero sa kasamaang palad ay iniwan siya nito sa puno at sinabi kasing babalikan siya.
Naghintay daw siya pero hindi bumalik ang kanyang kapatid kaya nang makita niya ako ay inakala niyang ako na ang nakatatanda niyang kapatid. Hindi na ito ikwinento ng albularyo sa pulisya dahil tiyak na hindi naman ito paniniwalaan. Lalo kung ebidensya ang pag-uusapan. Matapos yun ay naging maayos na rin ang natitira kong araw sa bakasyon. May mga pagkakataon na paminsan-minsan ay pinakikiramdaman ko ang aking likod kung naroroon pa rin ang kakaibang lamig. Pero wala na. Sa isip-isip ko, marahil ay nakamtan na niya ang hustisya.